ano lang siya. Kulang na kulang yung nilagay yung pintura dun sa. Kulang ata to. Kulang eh. And welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag ka nang mahihiyang mag-subscribe at click mo na rin yung notification bell sa baba para lagi kang updated sa aking mga videos. And for today's vlog ay magme-makeover tayo ng aming kwarto kasi sobrang ng pangit ng aming kwarto kung makikita nyo. At makikita nyo rin yan mamaya, ipapakita ko sa inyo. At dahil sa nanonood ako ng YouTube, mga nakikita ko yung mga transformation ng kanilang mga kwarto. So pwede rin naman namin i-apply sa aming kwarto yun, di ba? So, samahan niyo ako and without further ado, let's go! So, ito yung aming kwarto. So, entrance pa lang, makikita mo na agad na ang pangit agad ng wall niya. Yan, ganyan. So, ang balak namin ay gagawa kami ng geometric design. Color yellow kasi yun yung available sa bahay na kulay ng pintura. So, ito, tatanggalin namin to. Ito, dati, andito siya, kaya ganyan yung kulay niya. Hindi na siya napinturahan. So, ngayon, pipinturahan namin siya ng buong, ng color yellow. Ayan, sobrang pangit ng kwarto namin. So, tatanggalin namin lahat yan. Sa nating linisin at natanggal na rin natin yung nakalagay dito at ayan, naayos na natin. At kailangan natin siya ngayong pinturahan ng color white kasi nakikita nyo naman hindi lahat color white. So yung mga kailangan natin dito sa paggawa ng geometric design, syempre kailangan natin ng color white para sa base natin at dalawang pintura. Ito yung available sa amin. Hindi na ako naghanap at bumili ng ibang color ng pintura kasi para mas tipid pa, hindi ko na kailangan gumastos at kailangan mo ng dalawang tape para sa geometric design mo at magazine para hindi tumulo-tulo sa sahig mo kasi sobrang hirap kapag sa pagtatanggal ng pintura sa sahig at syempre kailangan natin ng lalagyan at brush. Ito, so yan, so simulan na natin. Nag-start na nga kami magpintura ng color white at medyo nahirapan talaga ako sa paggamit ng roller brush kasi tumatalsik siya at nag-aaktaw-aktaw. Hindi ko siya masyadong gamay. Kailangan lang pala na hindi siya natutuyuan ng pintura. Mas gamay ko kasi yung brush na ganun sa gamit ng ate ko. Yan, tinulungan na din ako ng ate ko sa pagpipintura sa aming kwarto. At hindi rin papatalo si Papa. Yan. So, nagpalit na nga ako ng color white na damit para hindi mamuti yung damit kong itim. 5 minutes later. So, ayun na yung finished product ng ginawa namin. Tapos na namin pinturahan ng white. So, ngayon ay mag-geometric design na kami. Nag-start na kami magdikit ng tape at akala namin ganun-ganun lang kadali. Pero sobrang hirap. Diyan kami natagalan. So, kailangan kapag magdidikit kayo ay sobrang dikit niya para hindi tumagos yung pintura niya kapag nilagyan, in-apply nyo siya ng pintura. So, nahirapan din kami kasi inisip namin yung design kung paano. Ayan, makikita nyo, paturo-turo pa. Akala namin okay na yung dalawang tape. Hindi ko alam yung tawag kasi sa tape na yan. Pero yan yung tape na papel. So, akala namin kasya na yung dalawang tape kasi yun yung available dito sa bahay. So, kailangan ko pang bumili ng dalawang tape para matapos yung geometric
design namin. Baka nagtataka kayo kung ano yung nasa gitna. Naisip namin na gawin namin siyang diamond. So, ipapakita namin sa inyo yung pinagayahan namin. Ayan siya. At sa paggawa ng geometric design, ito yung pinakaabangan. Excited ang lahat na magbakbak ng tape kasi makikita na dito yung final look. So, ayan, makikita nyo na tinatanggal na namin yung tape. Tapos na namin gawin yung geometric design. So, ginawa namin ay pininturahan na namin yung gilid, ayan, ng pure yellow para mas lumutang yung wall na may design na geometric. So, ayan. Many hours later. Guys, ito tapos na natin yung ating ginawang geometric design. Ito na yung kinalabasan niya. At sabi ko sa first intro ko na color yellow lang yung gagamitin nating pintura, pero nagbago yun kasi may mga nagsuggest na
wag i-pure yellow yung geometric design para mas maganda. So, eto kinalabasan at sa unang clip ng video, color green to. Siguro nagtataka kayo kung bakit naging kulay blue. Napangitan ko siya kaya iniba ko siya. Ito yung kinalabasan niya nung una. So, hindi ko nagustuhan kaya ginawa namin blue to para mas lumutang yung pagka diamond niya. Yan, geometric design plus may diamond siya na design. So hanggang dito na lang mga besh, and thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video, and thank you, and shout out kay Ate Crescent Joy Villanueva. Thank you po sa pag-subscribe sa akin at sa panonood sa aking video, and mga besh, paki-subscribe sa Ate Crescent Joy Villanueva. Ito po yung channel niya, Crescent Joy TV, at